mga kaibon, magandang umaga. Ay papakita ko sa inyo kung ano yung pinapakain sa mga ating mga alagang ibon. Kung tawagin ay kulasiman. Guys, ito ay napaka-importante kasi sa tagal ko nag-iibon sa dami kong alaga. So proven na to. Itong halaman na to ay halamang damo lamang na nakikita kong saan-saan sa bakanteng lote. Sa bakanteng lupa, kung saan man yung sa kapitbahay, meron na hindi nila pinapansin na napaka-importante. So ito, ang benefits nito ay nagiging aggressive yung kak. Nagiging aggressive siya sa mating. So ito, pinapakain ko rin to kahit sa mga may inakay. Yung mga nagsusubo. So, sinusubo rin to ng pag kinain na ng inahin at saka ng kak. So, kung makikita nyo, ayan. Yung kulay dilaw na yan, bulaklak niya. So, pagkatapos yung mamulaklak. Ayan, pagkatapos yung mamulaklak, So, ayan, pagkatapos ng bulaklak, so yan, matutuyo yung bulaklak pag nalaglag na. Ang kulay itim na yan, yan ay magiging buto niya. So ako, ginawa ko kasi hindi naman laging mayroon sa bakanteng lote o kaya sa saan man lugar may madaanan ka. So, ang ginawa ko, nagtanim ako, guys. So yan yung mga patubo. Kung mga mayroon at mataba ang lupa, maganda, dumadami siya kasi nag-aanak siya. So, pag nanganak, dumadami na siya. Tanim nyo lang uli sa lupa para dumami. Kasi sayang yung hindi naman lahat may ganito eh. So, sa mga bagong mag-iibon, nak-curious sila kung ano nga yung kulasiman. Kaya naisipan kong i-vlog to para sa mga bago, makakita nila. Kasi minsan mali yung papakain, mamamatay pa yung ibon nyo. So mamaya papakita ko yung video na kung paano natin pag pinakain natin ano yung magiging reaction ng mga ibon. So guys, ito tested ko na to. Pinapakain ko siya sa iba't ibang klaseng ibon. May parakeets, may budgie, mayroong zebra finch, mayroong cockatail, mayroong Indian ringneck. So sa akin, proven na siya. Once na kinakain kasi ng ibon, so pwede rin sa ibang ibon. Ewan ko lang sa ibang mag-iibon na kung sinusubukan nila ganito. Pero akin, proven na to. So marami tayong papisa gawa nito. So mamaya, i-update ko kayo sa video kung para makita nyo kung ano yung reaction nila pag kinain na nila yung kulasiman. So ayan guys, napitas na natin. So ito, ito yung sinasabi ko na yung kukunin nyo kung may makuha kayong mga ganitong may ugat pa. So pwede nyo itong itanim. Puputulin nyo lang yung malapit sa ugat. Tapos itanim nyo, dadami rin siya. O kaya, option nyo, yung ganito, yung mga, ayan yung may itim na yan. So yun yung may mga buto. So pwede rin yan. Pero sa akin ginagawa ko ito, yung makakapal na ugat. Mas the best kasi siya. Kasi may ugat na siya, tas may lupa. Ililipat mo na lang. So magsasanga na lang siya. Tutubo na lang ulit. So napaka-importante ito to. Yung iba, pecha, ikang kung sa akin mas okay to. Pero ito, hindi ito ina-allowed na ipapakain siya ng siguro sa isang buwan, dalawang beses. Kasi syempre kung daily naman o kaya 3 times a day,
3 times a day o 3 times a week. So magiging sobrang aggressive naman nung cock nyo. So hindi naman maganda kasi pag aggressive yung cock, sobrang aggressive. So magbaga na siya. Lagi silang gusto niya habulin yung hen, magme-mating sila. So pag sobrang aggressive yung cock, habulin niya yung hen. So kahit may itlog na siya or may palabas na itlog, magme-mating pa rin sila. So pwedeng mag-cause siya na mamatay yung ano. Mababasag kasi itlog sa loob eh. So ayan guys, ang ginagawa ko, kuha ko ng planggana. So ilalagay ko sila. Tapos hugasan ko yung pinaka ano. So syempre may mga insekto pa rin yun. So pag hinugasan ko siya, ayan. So ibababad ko muna yan. Siguro mga 5 to 10 minutes. So isa-isa ko silang ginaganito. Ayan. Ganyan ko na sila. Ayan. So yung ganito, okay na sa isang pares to. So update na lang sa papakita ko kung paano pagka binigay na natin to. So ayan guys, bibigyan na natin sa 1 pair natin ng parakeet hago breed. So guys, ayan yung cock, yung Crimino. So yung hen yung blue na incomplete na agoromo. So tingnan nyo kung gaano sila kahayok kumain ng kulasiman. So lipat naman tayo sa kakatail. So guys, ito yung bibigyan natin sa kakatail. So ayan o, lalagay ko pa lang. Nakabungad na kaagad yung hen o. So yan mga kakatail guys, madali kasi itong magulat. Yan ang problema sa kanila. So ayan, nakakain din ng kakatail na ibon. Sa mga mag-iibon dyan, check out nyo to. So guys, yung ating finches, zebra finch. So ayan din, nakakain na rin siya. So dyan makikita natin yung iba't ibang ibon na pati bang klaseng ibon na nakain ng kulasiman. So sa akin, okay naman. Di naman sila namamatay. So proven naman sila. So lipat naman tayo rin sa parakit sa may inakay. Guys, bibigyan natin sa may inakay. So ayan, pares natin ng albino tsaka opaline na blue. So ganun din, aggressive din sila. Halos hayok na hayok pa. Ayun yung inakay na sa dulo. So mamaya magsusubo yan. Nakikita natin. So ito yung inakay nila na sa loob. So ayan. So may inakay pa silang dalawa. So mas marami ibibigay ko ngayon dun sa 1 pair na 5 anak. Kasi mas marami siyang susubukan. So ayan, ayan yung isang pares ko ng hago breed. So 5 ang inanak niyan.
Diyan ipapakita ko na yung hen at saka yung cock. So, aggressive silang kumain. So, pati yung anak nila. So, kakain din. Ayan. Ayan, nakita nyo yung itim ang tuka. Yan yung paanak. Yan na mismo yung anak ko. So, pati sila, nakakain na rin kasi simula inakay, sinusubuan sila ng hen na galing doon sa kinain ng cock na kinakain ng ganyan din. So, kalasiman. Ayan o, yung itim ang tuka, yun ang ating panak na bago. Incomplete na hago. So, ayan, nakikita nyo, kumakain na rin pati yung mga inakay. So, proven siya, sir. Sa inyong mga kasama kong mag-ibon. Sa aking alagang parot, Indian ringneck. So, binibigyan ko rin sila. Kasama ng gulay. So, check out natin. So, guys, nakikita nyo naman kahit sa kabilang kulungan, makakain pa rin yung kabilang ibon. So, ito yung kulungan ng parot. Kailangan natin silang lumapit. So, ayan guys. Hindi ko kasi ma-video ng medyo malapit. Kasi kinukuha niya yung cellphone eh. So, ayan o. Makikita natin dito na kumakain din. Pati yung Indian ringneck. So, ayan. Ayan yung kulay dilaw na lutino na hen. So, ito yung cock. So, lipat. May ito kasi, kakto. So, yung hen kasi may itlog na. So, nakikita nyo yan, kumakain pa rin yung kakto. So, white face, cinnamon. Ano yung benefits na meron yung halaman ako na siman. So, ipopost ko yung details niya ni info. Okay. Description. Kung bakit nagiging aggressive yung ibon pag kumakain sila ng ulasiman. Ayan lang isa sa mga ayan, paborito na lang yung pinaka stem. So guys, lipat tayo rin sa colony ng parakeet. Napakita ko kung gaano sila. May 3 pair tayo rin sa isang kulungan. So, check out. So, ito yung pair natin ng colony. Tatlong pares siya ng parakeet. So, yan, nakikita nyo. Yung, kaya 5 lang yan kasi yung isa naglilimlim na. Yung hen natin na spangle gray na hen. Naglilimlim na kasi. So, iba yan kasi basa kasi. Kaya nagaganyan sila sa ano. Sa mga mag-iibon, ang tawag daw dyan yan. Baiting booster ang tawag nila sa kulasiman. So guys, libre itong kulasiman ha. Marami tayong makikita dyan sa bakanting lote. Kaya lang, inuulit ko nga, hindi ito advisable na araw-araw. Siguro sa 1 week, 10 beses. Or sa 1 buwan, 2 beses. Okay na yun. Kasi ang breeding naman ng ibon ay 1 buwan. Katulad ng parakeet. So, automatic naman yung breeding season nila pagkatapos mag-molting. So, mag-breed na sila. Then, pagkatapos ng clutch, napisa na yung itlog, lumaki na yung mga inakay. So, may itlog na uli sila. So, lasa sa'yo kung pipigilin mo sila na
kasi nalalaspag din po yung ibon pag hinahayaan na lang ng breed ng breed. Humihina po yung similya, kumukonti yung itlog na pinipisa. So, kawawa rin po yung ibon, kaya talagang pinagpapahinga sa dalawang magkasunod na clutch. First clutch, maraming pinisa. Second clutch, konti na lang. So, sa third clutch, dapat pagpahingin mo siya para sa sunod na clutch niya, marami ulit. So, ayun guys, end na natin yung video. So, sa mga katanungan, mag-comment na po kayo sa baba. Mag-like po kayo at pag-share ng ating YouTube channel. So, salamat mga kaibon.